At isasampal ko sa kanila pagdating sa kwartel ang mga galing na abogado ng aking pamilya. Nagyabang. Kinuhuli ka nang ang yabong-yabong mo pa rin. Oh my gosh. Asawa? Huh? Hala, asawa daw. Asawa? Ang mga tauhan ko nang bahala sa'yo. Grabe yung balancing factor na dinadala ng Fidel at Clyde dito, no? Kasi 'di ba, nagkakahulihan na at lahat ng sunod din ng bahay, nandiyan na yung mga dadakip sa kanila. Pero para ma-lighten up yung scene is may pakilig moment doon yung Pilay. Si Fidel lang ang inaaresto na masaya. Nagpapakilig pa yung dalawa. Hello guys, good morning, good evening, good day. Maligayang pagbabalik sa channel natin. Ayan, today we'll be watching Maria Clara Ibarra once again, and we are now at episode 72. Grabe ni mga ganap, so wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's go watch this video. Tinanggalan nila tayo ng dangal at winasak nila ang ating mga kinabukasan. Nang sa gayon ay masakop nila tayo ng kanilang kapangyarihan. Kaya ngayon ay oras na. Ako ay dinggin ninyo. Dinggin nyo kami sa bayanan. Tinggin nyo kami! Tinggil mo na yan kung hindi mo ibigay ang iyong kamatayan. Hindi ka dapat malungkot, Senorita. Dahil grasya sa iyong tulong at tuluyan ng nahubara ng maskara, ang ereje at pilibustero na iyon. Ang iyong liham ang naging susi sa kanyang kapahamakan. Kaya muchas gracias, Maria. Hindi ko inakala na isang papel lamang ang magiging mitsa ng malayang buhay ni Kristo. Malinaw sa akin kung bakit nais ko tulungan ako. Grabe yung sigaw ni Julian dun, no? Yung pagka mareklara niya dun, kakaibang level. Maano siya dito talaga, maraming pagsubok na pinagdadaanan and parang nakakabaliw yung situation. Pero tingnan natin. Balit ikaw, ano ang iyong kadahilan yan? Pilota. Kung magiging matagumpay ang laban niya ito, kailangan isang tabi ang iyong sarili at ang iyong nakaraan para sa hinaharap ng bayan na ito. Ang pag-asang liwanag na San Diego ay nilambungan ng kadiliman. Ang liwanag ng ating kamalayan ay ibinaon ng dilim sa payak na libingan. Anong pag-asa ang maiiwan sa mga tao nagtaksil sa pangako tinuran? Naway ang liwanag na binakon ay muling matutuklasan ng mga kabataang ang hangad ay isang kalayaan. Nay! Nay! Silyo! Silyo! Banggit ka naman ang bata ka. Kinilig na tayo. Ngunit ang mahalaga ay nasuyod na natin ang buong bahay. Marami na po tayong mga gamit na nasa likuran. Handa na pong gamitin para sa siga. Ngunit madami-dami pa ito. Madong, diyan po ang sarento. Mga dong, salubungin nyo na sila na kung naigalan. Susunod ako. Sige po, senyorito. Binibinigay, ipagpatuloy nyo na ang mga gawain dito. Kami na ang bahala sa Guardia Civil. Hindi, sasama ko. Ibinigay, hindi na. Tapusin na ni Elias ang mga gawain niya dito. Sandali. Mag-iingat ka. Clay, ang concern mo, ha? Mm.
Elias, wala na tayong oras. Paano natin madidispatch ang mga sakong to? Naririto ko na yung pangkumpiskahin ng lahat ng mga bagay na makapag-uugnay sa pagka-aresto kay Crisostomo Ibarra. Ah! Sa aking kaibigan, meron ho ba kayong pahintulot mula sa Alferes o sa Alcalde? Pahintulot? Maaari bang makita? Naninigurado lamang ako na wala tayong batas na nilalabag dito. Sandali lamang, binabasa ko pa. Senyor, nasusulat din dyan na ang lahat ng mga bagay na aming makukumpiska ay may babalik sa inyo matapos ang aming investigasyon. Ganito yung napapanood ko sa movies at teleserye. Wala na kaming oras, senyor. Halugugin ang buong bahay. Kunin ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga pera, lahat ng mga dokumento. Senyorito, may naamoy po ako na susunog. Sunog? Oo! Bueno, kung wala na tayong makuha dito ay dakpin na sila. Anong ibig niyong sabihin? Dakpin ang lahat ng may kaugnayan kay Crisostomo Ibarra. What the heck? So dadakpin silang lahat. Oh my gosh. Lahat ng lalaking tumatangkilik kay Senyor Crisostomo Ibarra ay maaaring tumatangkilik din sa naantalang himagsika. Vamos, dalhin sila lahat sa kwartel. Sandali, bitawan niyo kami. Kailangan na natin tumakas. Mauna ka na. Bili. Sandali! Ano nangyayari? Bakit pati sila hinuhuli din? Huwag mong amba, Bili, Clara. Palagay ko, sandali lamang ito. Ako nga pala si Fidel Reyes, Imagito. At isasampal ko sa kanila pagdating sa kwartel ang mga galing na abogado ng aking pamilya. Nagyabang. Wiset. Lekat ka. Hinuhuli ka nang ang yabong-yabong mo pa rin. Oh my gosh. Kung ikukulong niyo po sila, ikulong niyo na rin po ako. Tumabi ka. Hayaan mong hulihin namin ang mga kalalakihan. Bakit? Dahil babae ako? Hindi ko alam kung may insulto ko, matutuwa ako sa lusot na yun. Kay. Sargento, maaari bang bago tayo umalis ay makausap po muna ang aking asawa? Huh? Hala, asawa daw, visit. Asawa? Thank you.
Baby ni Clay, mas makakabuti kung tumakas ka na at magtago ka sa aking tindahan. Ang mga tauhan ko na ang bahala sa'yo. Grabe yung balancing factor na dinadala ng Fidel at Clyde dito, no? Kasi di ba nagkakahulihan na at lahat-lahat nasunod din ng bahay, nandiyan na yung mga ano, mga dadakip sa kanila. Pero para ma-lighten up yung scene is may pakilig moment doon yung Pilay. Sinabi ni Fidel na asawa niya si Clyde. Alam mo, kinikilig kayo diyan. Mga buga niyo di, ha? Hindi. Sasama ko. Susunod ako sa inyo ni Sir Ibarra. Gining Clay, kailangan namin ni Ibarra ng taong kikilos sa labas habang nakakulong kami. Kung paano kung may mangyari sa'yo? Sa inyong dalawa? Nadudulas ang Clay. Gining, nangako ako na walang mangyayari kay Ibarra at mas lalong walang mangyayari sa akin. At sa oras na maayos ang lahat ng ito, ikaw ang una kong hahanapin. Sige, 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 sige! Vamos! Grabe, ang galing ng ano, no, mga Guardia Civil dito, pati pananalita, maganda yung Spanish, and grabe, Ma'am Suset, tsaka yung mga writers ng teleserye na to, grabe kayo, ang tatalino nyo. Sandali. Ito na, sabi na huwag niyong hawakan, hindi ba? Pila mga gamit ko na naman ang aking kaalaman sa abogasya. Batid ko ang aking pribilehiyo at karapatan. Makikita nyo. Bueno, aking asawa. Babu. Babu. Halika na. Si Fidel lang ang inaaresto na masaya. Nagpapakalig pa yung dalawa. Ano? Pinaguhuli ni Alferez ang lahat na tao na may kaugnayan kay Don Crisostomo? Si Don Fidel, Don Filippo, ang guro ng eskwela. Huhuliin pa nga sana si Don Anastasio, pero nawalan siya ng malay habang nagpupulong sila sa labas ng kwartel. Namatay ho, mga kapitan. Panginoon ko. Ihanda na ang karwahe ka mo. Pati ba tayo dadakpin din? Mabuti nang nakakasiguro, lalo ka na, Santiago. Kailangang dalhin ko ang pamilya ko sa bahay ko sa Bulacan. Mahirap na. Doon na kami magpapalipas ang oras. Mag-iingat kayo, Kapitan Tiago. Kayo nang unika iha mo. Adios. Senyorito! Pero bakit may sarili kang pihitan? Tuloy ang lakad. Vamos. Parang yung isang babae doon, may role siya kasi palagi siya nakikita sa camera. Pansin nyo, yung isang babae doon nakasama ng ano, ng mga Guardia Civil. Yung nakikipag-inuman.
Maraming salamat, Elias, Pablito, at Ate Lucia. Hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. Ituring mo ng tahanan ang kagubatang ito. Tila nalimot mo na yata, Binibini. Utang ko sa'yo ang tinatamasa kong kalayaan ngayon. Pero yung mga taong pinagkakautangan ko sa lugar na to, makakulong. Literally and figuratively. Oh, nawawala. Kaya disease. Diyos ko, Lord. Daming ganap. Di ko alam kung anong gagawin ko. Yung sisa, ito ba yung ina ng sakristan na natagpuan ng bangkay? Ang ina ni na Crispin at Basilio. Kailangan ko siyang tulungan. O mailagay man lang sa mas ligtas na lugar. Pero kailangan ko rin palayain sina Sir Ibarra at si Fidel kasi hindi ko alam kung anong uunahin ko. Tila kailangan mo na rin ng isang pangkat na tutulong sa'yo. Sa dami ng inaalala mo sa bayan na ito. Magpahinga ka muna, Binibini. Kahit abang ang mandirigma, ay kailangan rin magpahinga. Para sila muli ang magkaroon ng lakas at kaliwanagan para lumaban muli. Ali? Ali Tap-Tap, Binibini. Oo. Pero naging kaibigan ko na rin siya. Lahat na pinagdaanan ko sa mundong to, kasama ko siya. Kaya pinangalanan ko siyang Ali. Lagi rin kaming sinasamahan ng mga iyan rito. Marahil ay kaibigan na rin namin sila. Katulong, kadamay. O gabay. Nang makita natin kahit maliliit na liwanag sa madilim na gabi. Ang lalim. Pero ang ganda. Muli, maraming salamat. Dahil merong mga katulad niyong dinadamayan ako. Clarita? 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 May suliranin ka pa? Anak, sabi mo sa akin, maiintindihan kita. Maria, Isabel, pinaghuli ng Alvarez ang lahat na may kaugnayan kay Crisostomo. Kailangan makalis tayo dito sa San Diego. Mahirap na, baka tayo madamay pa sa kaguluhan nila. Si Primo, Clarita, halika na. Dito lamang ako, Papa. Ano ba sinasabi mo? Sige na, magsimula na kayong maging pake. Bilisan niyo. Sige na. Kung nais niyo umalis ay walang hahad lang. Basta dito lamang ako sa bayan ng San Diego. Kapili ni Crisostomo.
Basilio. Andito lang kami ni Crispin sa dampa. Sa ating tahanan. Kahit anong mangyari, magkikita-kita rin kayo sa dampa. Sabi ko na nga ba, dito lang kita makikita, Ate Sisa. Mukhang masaya kayo rito. Dito lang ako. Hindi ako aalis dito. Mananatili ako dito. Hanggat hindi na kukumpletong dalawa kong anak. Nandito na Ate Clay mo. Kuya Basilio mo na lang hindi bumabalik. Naroon ang paghanga ko sa inyo, Senyor. Ngunit ang paghanga ay may hangganan. Lalo na't kung ang hinahangaan mong tao ay isang nagkukubling filibuster. Kilala ng Kapitan General ang buong pagkatawan ng aking ukal. At ang buong akala ko ay batid nyo rin yun, Alfred. Tama. Pero ang pagkatawan ng isang angkan ay maaaring magbago sa pag-usa ng mga henerasyon. Naroon na tayo. Magkaibigan ng iyon na ama at ang Kapitan General. Subalit mas nananaig sa amin ang katapatan sa hari ng Espanya at hindi sa pagkakaibigan. Bukod sa palabas mo kanina, ay nabasa ko ang laman ng mga sulat niya. Nagaling mismo sa iyo na nobya. Kinabulat sa manaliihang binanggit mo sa manasulat na yan ang manapagpuna mo sa pagpapalakad ng pamahalaan ang manadi umanong katiwalaan at pagpapahirap ng mga ofisyales ng gobyerno. Kailan ako sumulat sa aking nobya ng mga ganong klaseng salita? Hindi ka na ba nagsulat tungkol sa kawalan ng hustisya? Sa pagbabago ng lipunan na ang tanging paraan ay pag-aaklas at pagbagsak ng mga makapangyarihan sa bayan? Hindi ako ang sumulat ng mga liham na ito. Bagamat sumasang-ayon ako na kailangan ng pagbabago at hustisya, ngunit hindi sa paraan ng karahasan. Upang mawaksi ang mga katiwalian at pagpapahirap ng mga opisyalis sa gobyerno. Mag-ingat ka, Senyor, sa mga salita na bibitawan mo ngayon. Maring hindi ka ang sumulat ng liham, pero narito ako at naririnig kita. Mabuti naman at nakikinig kayo. Gusto mo bang bawiin ang mga sinabi mo ngayon? At ang sinabi mo kanina? Walang kailangan bawiin, Senyor, sapagkat hindi paghimok ang mga sinabi ko kanina, bagkus ito ay dalangin na sana ay marinig ng mga nakatataas ang mga hinaing ng lahat.
dugong indio sa bayan ito. Sa sinabi mong yan, ay makukulong ka habang buhay at haharapin mo ang hatol ng kamatayan! Marahil siguro eh, putol na ang pag-uugnayan ninyo sa filibusterong si Ibarra. Kung gayon ay maaari nating ituloy ang usapang pagpapakasal ni Alfonso kay Mar... Grabe ang kapal ng mukha nitong Victorina na to. Iya, Clara! Naway itanim mo to sa iyong munting isipan, anak. Kahit gaanong kalali mo, kasakit at ang sugat na mata mo natin sa buhay, ito yung maghihilom isang araw. Di ba mas mainam kung dalawang babae ang pupunta mamayang gabi? Isama mo na ako. Kung ano man yan, kayang-kaya ko yan. Girl power. Nais mong ipaglaban ang liberasyon ni Ibarra bilang muher. Ngunit kaya mo bang maging isang muher libre ngayong gabi? Magpapanggap silang muher libre. Grabe to. Challenging part to para kay Clay. Wow. Grabe yung mga ganap. Guys, na pag-alaman ko rin sa video today na nagkaroon ng parang pangalawang tatay si Basilio na parang mabait. And maganda yan. So, guys, abangan natin bukas yung mga mangyayari pa. Kahindik-hindik at kaabang-abang yung mga pangyayari. Maraming salamat ulit and shoutout sa lahat na nanonood, especially mga OFWs and mga call center agents dyan. Thank you so much. And see you again tomorrow for episode 73. Bye.